Swerte. I am just 1 year older sa brother ko. So, para kaming kambal talaga. Like, sa lahat ng bagay, parang red sa akin, blue sa kanya. So, para talaga kami may competition din lagi. So, actually, feeling ko, parang magsasalita si kuya. Hindi ba? Feeling ko deprived ako dati sa childhood ko. Pero hearing all your stories, sobrang na-inspire ako and naalala ko yung favorite na laro pala namin ng brother ko is sa kwarto kami as in wrestling. Wrestling kami, magaganyanan kami ng unan, magaganyanan kami. And then, kung sino yung mananalo, kailangan nandun siya sa pinakailalim. Tapos lahat ng unan namin, pati kumot ilalagay, tapos dadaganan namin siya ng dadaganan. So, yun yung parusa nung natalo. And meron din kami isang laro. Shout out, Aaron. I love you so much. Nakakadiri ito. Pero ang gagawin namin is yung mukha niya. Kunwari, talo siya, di ba? Siya yung nasa ilalim. Ako yung nasa ibabaw. Gaganyanin namin yung mukha ng isa't isa. Papapangitin namin. Tapos tawa kami ng tawa. Hanggang tutuloy yung laway nung nandun sa taas. Tapos, yun yung ano niya. Yun yung parang pinakalas namin. And then, stop, ayoko na. Tapos ako naman sa taas. Tapos ganun. Paulit-ulit lang yun. And pag kunwari naman, darating din yung parents namin, magtatago kami sa isang napakamalaking maleta na dalawa kami kasya doon. Hanggang gabi minsan nandun kami. Tapos tawa lang kami ng tawa. And syempre, naalala ko yung kay KD na, ala, tara. Kasi yung brother ko, introverted din siya. And opposite talaga kami. At saka, gusto ko kasi talaga magkaroon ng sister. So, dati nung bata ako, naalala ko, binabayaran ko pa siya ng 5 piso para gawin siyang babae. Love you, Ron. Sabi niya, huwag mo sabihin, oh, ganyan siya. So, yun yung mga memories namin ng brother ko. Sobrang mahal na mahal ko siya. But, for me lang, yung favorite ko talaga na laro is Barbie. Since yun nga, parang halos lahat ng childhood ko, nag-gymnastics ako, and hindi ko talaga na-experience maglaro sa labas. I think opposite kami ni CZ. Yes, and naiinggit talaga ako sa mga taong naglalaro sa labas kasi hindi ko nagawa yun. And feeling ko kasi nung bata ako, parang yun nga, bawal ako kumain ng chocolates, bawal akong uminom ng soft drinks, kailangan healthy yung meal ko, kailangan ganito, maaga matulog, ganyan. Bawal magka-peklat kasi nga pag sa gymnastics, ganun yung suot namin, tapos kailangan laging perfect. So parang feeling ko growing up, akala ko deprived ako, pero na-realize ko na yung brother ko pala yung best playmate ko. And yun yung mga memories namin together. And naalala ko nung competitions ko, nung first, yung sabi ko na 5 gold medals and overall champion ako, kasi kada ano namin nun, kada gold, merong 5,000. So, meron ako ng 30K. Ang ginawa ko, bumili talaga ako ng first ever Barbie shoes ko. At hindi ko makakalimutan yun. And accessory na lalagyan na butterfly. And nung lumaki na ako, na-realize ko lang na yung butterfly, parang naging symbolize siya kay dad, sa papa ko. And then, yung Barbie shoes is yung shoes din. Diba sabi mo, mama, kung magkakaroon ka ng title sa MMK, ano yun, sabi ko, sapatos. Sapatos kasi, dati naalala ko din nung grade 6 ako, sira na yung sapatos ko. Ito pala yung mga panahon na naghihirap na kami na hindi ko din alam. And nasanay ako na laging lahat din ng gusto ko nakukuha ko. Siguro nung time na yun, feel demo namin, sabi ko, ma, pa, kailangan ko ng shoes bukas. Sabi, papa, sige bukas. So nung hindi ko nakuha yung shoes, sabi ko, hindi ako pupunta ng feel demo. So, akala ko wala lang yun, pero kinabukasan binilan ako ni Papa ng shoes. Pero the next, after that day, meron ng Bombay na pumupunta sa amin. Yun pala, inutang nilang ni Papa yung, ano, yung shoes. And simula nun, parang na-realize ko na yun yung symbolize talaga ng love na love talaga ako ni Papa and ni Mama. And lahat talaga gagawin nila para sa amin, at kahit hindi nila sabihin, minsan kahit nahihirapan sila, ganun talaga yung mga parents. So, yun lang. Yeah. Woo! Ako pala yung fairy ganun. Woo! So, yun lang, kuya. Maraming salamat sa inyo.